GMV Tech Vlog. Sa inyo lahat. Muli po, nandito po ang inyong patek na si GMV Tech Vlog. Sa tanghali po ito, ituturo ko po kung paano po gumawa ng dryer na ayaw pong mandar po. Step by step po tayo para ma-determine po natin kung yung makina niya po at yung po talaga ang sira niya. Bali, start na po tayo. Bali, ang tatak po pala nito ay American Home. Ito po, American Home. Ngayon po, bubaklasin po natin yung kanyang likod. Bali, ito po, naka-ready na ating multimeter. Ngayon, set po natin siya ng times 10 para madali pong makita. Yan, times 10. Calibrate natin ng konti. Yan. Unang step po natin, dito po tayo sa plug. Check po natin kung may continuity po yung line 1 at line 2 natin. Yan na natin itong line 1 sa blue, sky blue. Ayan, pumali yung reading natin ng nag-reading tayo. May continuity testing tayo. Okay yung line 1. Sa line 2 tayo ngayon. Pari ito pala, may fuse po ito. Tingnan po natin. Pag pumalo po ito, it means po good yung fuse natin. Lipat natin dito sa kabila. Line 2. Ayun, okay ang line 2 natin. Good din yung line 2 natin. Minsan po, nagluloko din yung holder po na to. Kaya, titingnan nyo po minsan yung fuse nya po kung open na circuit na po ito. Minsan ito lang pong dahilan kung bakit wala pong power yung ating mga dryer. Che-check po lagi itong fuse na to. Importante po ito. Ayan, good po yung fuse. Balik natin. Okay ating saksakan. Tsaka fuse. Next naman natin itong timer. Check naman natin tayo timer. Ayan, bali pinihit ko po yung timer. Bali ang linya po ng timer nito ay ito po, susundan nyo lang. Eto siya. Yung umakyat pong dalawang linya, yung po ang timer. Ngayon, pagkabilang test prod po sa pagkabilang wire niya. Kailangan meron pong continuity dito. Pag wala po ito, sira po yung ating timer. Ayan. Tapos dito. Ayun. Good yung nice tester natin. Tingnan niyo po ito. May switch din po ito pala sa taas. May contact point po ito. Minsan po yun ang nagiging problema din, yung isang nasa taas po niya na yun. Ayan po. Pag tinas ko po yung takip, mawala po yung continuity. Pag binaba ko po, ay may continuity. Good po yung contact point niya po sa taas. Minsan may contact point, minsan doon din po nagkakaproblema to sa contact point. Ayan, good po ang ating timer sa contact point. Ngayon, proceed na po tayo sa makina sa pinaka main event niya. Ngayon, tingnan po natin to tatlong wire na galing sa makina. Bali po sa makina, may mapapansin po kayo tatlong wire na magkakaiba ang kulay. Ito po minsan, may nakadikit pong papel nito, may diagram to para masundan nyo po. Bali po ang common nito, titingnan nyo po lagi ang common nito, ay kunsan po nagpunta po yung isang linya papunta sa may AC cord natin, sa may saksakan. Bali po ito, napansin nyo po. Kulay green na makus now. Yellow green. Kamo na lang to. Yellow green. Ito po. Ito yung pinaka-common niya. Pumunta po ito sa mismong saksakan niya. Ayan po. Sa line 1. Pumunta po ito. Or line 2. Pumunta po siya. Line 1. Pumunta siya sa line 1. Yung isa. Tapos po itong dalawa na to. Ito pong blue. At itong purple. Papunta po ito sa capacitor natin. Ito yung capacitor niya po. Nakatornilyo, nasa loob. Kaya po, medyo madilim. Nandun po sa loob yung capacitor. Ito po. Ngayon, ang gagawin po natin dito,
Yung isang test probe po natin, ilalagay po natin dito sa pinaka-common niya. Ito, common. Papunta sa may saksakan. At yung dalawang linya, tetesterin po natin ito, yung papunta sa capacitor. Kailangan po parehong merong reading ito. Pag wala po, nawala po isa, means po sira po ang ating makina. Ayan, meron pong reading. Nakakuha tayo ng 7 ohms. Naka times 10 tayo. Ayan, 700 ohms. 7 ohms times 10, 70 ohms. 70 ohms po pala. Pag naka times 1 po yan, ayan po, tingnan natin sa times 1. Para makuha natin exact reading niya po. Mas maganda po yung maintindihan niya po kung ilan po talaga ang exactong reading niya. Para po lang po ito sa mga newbies, sa mga master po, eh, skip nyo na lang po ito. Ito po, ito. Mag-reading po ulit tayo. Bali po nakasukat tayo ng 65-70 ohms po dun sa isang line niya. Common to blue wire tayo. Kaya papunta sa capacitor, isa. At yung isa, ito pong purple. Tingnan po natin kung meron. 70 ohms po nakuha natin, ha. Ito. Ayan, ang sinasabi ko po, open circuit po yung isang linya. Means po, itong makina na to, pagod po yung linya niya dito sa winding motor niya. Or pundi yung thermal fuse. Dalawang bagay po yun. Thermal fuse po yung open or yung winding po. Sa ganitong case po kasi, iniwasan ko na pong mag-repair po ng makina kasi po sa pabalik-balik pong back job na sira, yun po doon po tayo magtatagal ng trabaho. Kaya sinadjust ko na lang po sa customer natin na change motor na lang po tayo, mas maganda po. Pali po ito, babaklasin ko ito ngayon at ipakikita ko po sa inyo na nakabaklas ng pagtetest niya. Pagtetest po ng bago sa luma, yun po ang gagawin natin. Bibili pa po tayo ng bago mamaya. So, babaklasin po natin siya. Bali itong pagbaklas ko po na ito, siguro medyo fast forward na lang po natin ito, ano? Para hindi niyo po ka tayo magpagal sa ating video. Bali yan, babaklasin po natin. May apat siyang screw. So po pala, bago nyo baklasin ito, tanggalin nyo muna po itong ano. Ito. Pinasaan po ito yung nakadirekta po ito sa mismong takip po doon, sa sarahan niya. Pumihila po doon sa mismong takip. Tanggalin muna natin yan. Yan, hilahin nyo na pong ganyan. Tapos nakaipit to. Tatanggalin ngayon natin to. For 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. A few moments later. Bali ito po, nakabili na po tayo ng bagong makina po ng ating dryer. Bali ito po yung kanyang diagram. Yung blue po, yun ang common niya.
yung green at yung gray, yun po yung papunta sa capacitor niya. Ayan po. Ayan po yung eksaktong susundin natin. Ngayon, papakita ko po yung eksakto kung ano nito ha. Yung reading niya actual. Gagamit na lang po tayo ng digital multimeter. Bali po yung blue, ito po yung common, bubuhulan po natin yan. Ito po yung papunta sa AC niya. Ngayon, yung isang test probe po natin, lalagay natin dito. Yung negative probe natin. Ngayon, ito po. Yung isang probe po natin na nakakuha na, ito po yung papunta sa capacitor. Ito po, tinap ko na po dito yung black probe po natin, yung test probe po natin na isa, dun sa mismong common niya po. At ngayon po, actual reading po natin, titingnan po yung reading po ng good po na winding. Ayan po ah. Lagyan po natin sa green. Nakasukat po tayo ng 163 ohms. Ayan po yung good na makina ng dryer. Sa kabila naman po, nakasukat po tayo ng 84 ohms. Ayan po. Yan po yung actual reading po ng good na makina ng dryer. Bali po ito, ikakabit na po natin dito sa mismong pan natin. Sa mismong dryer natin. At kakabit na po natin dyan. Bali ito, bubuuin ko na lang po ito tapos iwawiring po natin mamaya. Papakita ko na lang po. Propose ko na lang muna po. Bali ito po. Iwawiring na po natin siya. Bali po itong common ng ano po natin, makina natin na binili. Dito po sa, yan po, sa AC. Inulit ko na lang po para po sa mga newbie po ito, para masundan po nila. Ngayon, tatanggalin po natin ito. Kung pinaka-kunin ko na. Clip. Medyo matigas. Yan, natanggal natin. Magamit pa natin ito. Wala. Nakaipit. Kakatirin lang natin. Gagawin na lang siguro natin. Iti-tape natin kasi naubusan po ako ng syringe cable tube. Tape na lang natin. Maganda sa harap, may syringe cable tube tayo. Sensya na po kayo sa aso na yan, maingay. Gagamitan na lang po natin ng electrical tape na yan. Naubos po yung ating ano, syringe cable tube. Si-safety na lang po natin mabuti po. Maingay sa paligid natin. Makulit yung aso na yan. Ayan, sisilid po natin ng ganyan para safe na safe po electrical natin. Dahil wala tayo syringe cable tube, isisafety po natin maigi to. Medyo kapanan natin ng konti yung tape para hindi matanggal. Tapos po, technique po dyan, pag wala po kayo syringe cable tube, gamit po kayo ng cable tie. Kasi dulo po ng tape na yan, sa katagalan po, umahangat yan eh. Ayan po eh. Gamitan nyo po ng ganyan, cable tie. Para po yung tape, hindi po matanggal. Ayan. Ayan po. Tapos, iti-trace po natin kung saan po yung kwan. Kasi po ang ikot po ng dryer na tama ay counterclockwise po. Bali, connecta muna natin to. Hanahanapin po natin siya. Pag halimbawa po nag-clockwise po ikot natin, pagbabalik tarin po lang po natin yung wire natin. Ayan. Green. Dun sa blue. Yung capacitor.
Pare, ito pong isang linya niya po papunta sa capacitor at yung isang linya po paakyat po papuntang timer po natin. Tatlo po sa kabila. Yan, gray ang kinikonnect natin. Yan. Test, hindi muna po natin babalutan kasi testingin muna po natin siya. Tingnan po natin yung ikot niya kung counterclockwise. Tingnan muna natin yung tester natin. Tapos kunin po natin exact reading niya po. Gamit tayo muna ng analog. Times 10 tayo. Times 10. Ngayon, kung natin yung timer, kung natin. Tingnan natin kung may continuity na. Ayan, may continuity na siya. Ngayon po, i-actual, testing po natin ito. Sa mismong easy line. Oriented. Ayan, testingin natin kung counterclockwise ba. Ito po natin yung ikot niya. Yun. Ikot na. Ayan, tama yung ano natin. Tama yung wiring natin. Bali, ito po, okay na po yung gawa natin. Medyo natagalan lang po tayo kanina. Nababangking po yung kanyang basket. And okay na po, inarayin po natin ng maayos yung kanyang tornilyo po ng makina. Papost ko muna po, pipix na po natin yung electrical niya, tsaka sasara na po natin. Lalagyan po natin damit, final test na po tayo. Ganito po, pa-final test na po natin. Ligyan ko na po ng damit. Ayan, okay na. Ayos na po siya. Salamat po sa inyong panonood at God bless po sa inyo lahat. Magkita-kita po tayo sa sunod pong video. Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe at pakishare po ang aking video. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching. GMV Tech Vlog.